Pag-ibig ang siyang pinakamagandang regalong ibinigay ng Diyos sa atin. Ngunit bakit pagdating sa akin, ang pag-ibig ay nagpapaalala ng lungkot at pangungulila? Ang gusto ko lang naman ay maramdaman kung may nagmamahal sa akin. Ngunit bakit kung mayroon man ay binabawi sa akin ang tadhana? Ipinanganak ba ako para mamuhay na mag-isa? Nabuhay lang ba ako para umiyak, masaktan at magdusa? Hanggang kailan ako makukulong sa mga bighati ng kahapon? Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating dulaan. Mr. Romantico. Sarah, ngayon ang unang gabi ko sa trabaho sa Las Palmas Casino. Ipagdasal mo ako sa langit. Sana maging successful ang trabaho ko. Nami-miss na kita. Sana nandito ka para sabay tayo magsa-celebrate. Morel, bakit ganyan na suot mo papasok sa trabaho? Puting t-shirt at gym na pantalon. Hindi pa yata ayos ang pagkaka-plancha. Sira na ko kasi yung plancha natin tayo eh. At saka, huwag ko kayong mag-alala. Yung uniform namin nasa employees dressing room. Bali sila lang naglalabat, namamalansya noon. Hindi namin inuuwi ang uniform namin. Bali doon ka na magpapalit ng uniform. Ayos, bawas labahin. Tay, kinakabahan ako. Uy, ba't ka naman kakabahan, anak? Kasi baka magkamali ako sa unang gabi ko sa trabaho. At saka, puro mga mayayaman at prominenteng taong makakasalamuha ko. Siyempre, iba-iba ang ugali nila. Huwag mong isipin na magkakamali ka. Maging confident ka sa sarili mo. Matalino ka naman. Gwapo. Bukod sa dignified ang itsura at tindig mo. Basta lagi mong tatandaan, makisama ka lang. Gamitin mo ang charm mo. Sige po, itay. Mauna na po ako. Sige, anak. Hinihintay ka na ni Ate Junisa sa labas. Sarah, kung nasan ka man, huwag mong pababayaan ang asawa mo. Ito lang simula ng bago kong trabaho bilang casino butler. Mabuti na lang fit sa katawan ko yung uniform na ibinigay nila sa akin. Nakaka-proud ding isuot itong nameplate ng Las Palmas Resort and Casino. Anong oras kaya darating ang client na naka-assign sa akin? Morel! Kayo pala, Attorney Krishna. Parating na yung client. She already texted me a while ago. Sana po, sir. Mabait yung client. Don't worry. Napakabait niya. Siguradong magkakasundo kayo. Actually, she personally requested you as her butler for the entire year. Talaga po, sir? Here she is. Kasama mga bodyguards niya. Madam Victoria? Oh, yes, Morel. I'm hot owner and client of this casino. At ikaw na pili ko bilang aking butler. Hindi lang ngayong gabi, kundi sa buong taon. Salamat po, madam. Pangako,
Hindi ko po kayo bibiguin. Shall we? Of course, Morel. Oh, Morel. Leoncito, kumain na kayo dito. Yung mga bata at ibang staff natin, nakakain na ba sila? Oo, nakakain na silang lahat. Kasi naman ay tinanghali kayo ng gising. Buti kung ganun. Siya nga pala, Morel. Po. Isang linggo ka nang nagtatrabaho sa kasino, ano? O, kumusta ka naman? Mahirap ba ang trabaho mo doon? Naku, hindi naman po, Sister Janicia. Mababait naman po yung mga tao doon. Lalo na yung client na naka-assign sa akin. Galante pang magbigay ng tip. Manaking tulong nga yung perang inabot mo sa akin noong isang araw. Nakabili kami ng dagdag na pagkain para sa mga bata. Basta, Morel, palagi mong tatandaan, ha? Naingatan mo ang kalusugan mo. Lalo na't panggabi ang trabaho mo. Uminom ka ng vitamins at kailangan kompleto ang tulog mo. Huwag po kayong mag-alala, Tay. May supply na vitamins ang kumpanya namin. At kompleto naman po ang tulog ko. Siya nga pala, anak, Ate Junicia. Aalis pala ako bukas. Pupunta ako sa katabing bayan ng manikahan. Tay, ano naman ang gagawin niyo ron? Kasi balak daw yung gawing subdivision ng kumpanya ni Ronaldo Solomon. Bilang presidente ng Union ng magsasaka ng alabar, obligasyon ko silang tulungan. Mabigat na kalaban si Ronaldo Solomon. Yun nga po, Ate Junicia. First gentleman siya ng probinsya ng alabar. Bukod sa alam naman natin ang reputasyon ng taong yun, pero hindi kami susuko. Ipaglalaban namin ang karapatan ng mga magsasaka hanggang sa dulo. Tay, mag-iingat ho kayo, ha? Oo, anak. Mag-iingat ako. Alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Ronaldo, Ronaldo. The best ka talaga. Naamoy ko na ang tagumpay. Hahanga na naman sa iyo ang lahat. Higit sa lahat, pakakainin mo na naman ang alikabok si Crisnal Roseller de la Riba. Oh, Krishna. What a surprise. At binisita mo ako sa opisina ko. Saka, bigla ka na lang pumapasok sa eksena. Nasaan ang manners mo? Anong kalokohan yan, Ronaldo? Yan? That's my Terra Nova project in Manikahan. Magpapatayo ka ng subdivision sa gitna ng palayan? Bakit hindi? Magandang location ang nakuha namin. Besides, malaking investment din to para sa buong bayan ng Manikahan. Remember, sa probinsya ng Alabar, Manikahan ang pinakamahirap. So I guess it's time to develop the place. Ang bayan yun ang source ng agrikultura ng probinsya natin. Kung papalitan mo ng mga subdivision ng mga palayan, malaki ang magiging epekto nito sa food supply ng buong probinsya. Aside from that, magdudurot lang ng kaguluhan sa bayan ang gagawin mo. Hindi basta-basta papayag ang mga magsasaka na gawin mo sa kanila ang mga lupang sinasaka nila. Hindi naman nila pagmamayari ang mga lupang sinasaka nila. At saka, bakit ba concerned na concerned ka sa mga magsasakang yan? Krishna, I know what you're up to. Huwag mo akong paandaran, Ronaldo. Concerned lang ako sa pwedeng maging epekto nito sa buong kumpanya natin. Oh, come on. Alam natin pareho na insecure ka lang sa akin. Can't handle my brilliance? First of all, wala ka nun. At yung project mo na yan ang patunay. Anyway, hindi lang ako ang tuto sa plano mo. Marami sa members ng board ang magdadalawang isip dyan sa basurang project mo. Tuloy ang Terra Nova project. Besides project ito ng RS Development Corporation. Under La Victoria Group of Companies. My company. My rules. Sige, Ronaldo, magmatigas ka.
Tingnan natin kung hanggang saan naabot niyang kayabangan mo pagharap mo sa board tomorrow. Eh, Leoncito, hindi kami papayag na makuha nila ang aming mga lupang sinasaka. Oh, hindi talaga tayo papayag na tanggalan nila tayo ng kabuhayan. Eh, anong gagawin natin? Paano natin sila malalabanan? Oo nga! Paano natin malalabanan ang isang Ronaldo Solomon na unang Ginoo ng bayang ito? Sigurado mula tayong laban sa kanya! Makinig kayo, mga kasama. Lahat ng mga problema natin ngayon, lalabok ko ng patay. Isinangguni ko na sa mga kakilala kong eksperto sa batas. Oo, oh, handa silang tumulong sa atin ng libre. At kung sama-sama at magkakaisa tayong lahat, hindi nila maaagaw mula sa atin ang mga lupang matagal natin pinaghirapan. Huwag na huwag tayong magpapasindak sa kanila o magpabulag sa mga pangakong binibitiwan nila sa atin. Ang lupa ay sa atin. At lalaban tayo hanggang sa huli. Ipaglaban natin ang tama. Kaya natin to, mga kasama. Kaya natin to. Anong balita dyan? Bumayag ba sila sa offer na inaloko? Yes, sir. Nagmamatigas pa rin sila eh. Hindi raw sila alis ang mga lupa nila. Ulintik ng mga hampas lupa na yan. Gawin nyo ng paraan para mapaalis sa mga yan. Kailangan masimulan na ang Terra Nova sa manikahan sa lalong madaling panahon. Eh, nahirapan kaming kumbinsihin ang mga magsasaka kasi merong namumuno sa kanila para lumaban. Sino? Yung Sito Gomez ang pangalan niya, sir. Tapang eh. Kinukumbinsihin niya ang mga taga dito na lumaban sa atin. Sumusunod naman sa kanya ang mga magsasaka. Kausapin mo ang taong yan. Bayaran mo. Kahit magkano. Basta gawin nyo ang lahat para bumaliktad ang taong yan. Eh, ginawa na po namin, sir. Inalok na namin ang pera kapalit ng pagbaliktad niya. Kaso matibay ang kanyang prinsipyo. Walang matibay-matibay sa akin. Kung ayaw nila umalis, pues gamitan na natin sila ng dahas. Pupunta ako dyan sa manikahan. Sige, sir. Hintayin namin kayo dito. May paggagawa ko sa'yo. Pwede ba imbestigahan mo kung sino yung Leoncito Gomez na yan? I need his info as soon as possible para alam ko kung paano siya pababagsakin. Come in. Oh, Chris na. Have a seat. Teka, may problema ba? Yes, tita. Ito po ang problema. Oh, anong meron dito sa local newspaper? Nagkakagulo ngayon sa bayan ng manikahan. Tinututulan kasi ng mga magsasaka ang pagtatayo ng Terra Nova Subdivision Project sa mga lupang sakahan. Hindi ba project yan ang RS Development Corporation? Yes, tita. Unfortunately, karamihan sa mga magsasaka, iniisip nila na kayo nagpapali sa kanila. Galit na galit sila sa inyo, kay Ronaldo at sa anak ninyong si Miranda na gumidad sa mataong nandoon. Dahil magiging urbanized na ang manikahan. At maganda yun sa ekonomiya ng bayang yon. Okay, nandun na po tayo. Pero legally speaking, upon inspection, marami akong nakitang lapses sa pag-acquire natin ng mga lupang sakahan sa manikahan. Kapag nasilip tayo, siguradong malaki at devastating ang epekto nito sa buong kumpanya. Here are the documents, tita. Take time to inspect and you'll see na nasa tagilid tayong posisyon. Ah, sige, Krishna. Pag-aaralan ko itong mabuti. At kapag nakitaan ko nga ng problema ang Terra Nova, ako na mismo ang magka-cancel sa project. Saka
karapatan sa bayan nito. Ipaglaban natin ang ating mga karapatan. Ibagsak ang mga karapatan. Ako, parating si Ronaldo Salomon. Kasama mga pantras. Karapatan sa lupa. Ipaglaban mga karapatan. Ipaglaban! Mga minamahal naming kababayan, ang lupang sinasaka ninyo ay pag-aari ng RS Development Corporation. Kaya nasa amin ang buong karapatan sa lupang ipinaglalaban ninyo. Tuloy ang Terra Nova. Dahil naniniwala kami na mas makapagbibigay ito ng magandang oportunidad, hindi lang sa inyong magsasaka, kundi sa buong bayan ng Manikahan. Huwag kayong magpapaniwala sa mga maling balita at chismis. Walang masamang intensyon ng Terra Nova Project. Mahal namin kayo. Mahal namin ang mga mamamayan ng Alabar. Hindi namin kayo ipapahamak. Bagkus, bibigyan namin kayo ng magagandang oportunidad para umasenso sa buhay ang bawat isa sa inyo. Sino ba? Mga kababayan, huwag na kayong magmatigas sa amin. Umalis na po tayo ng payapa sa inaangkin ninyong mga lupa. Dahil kung magpapatuloy kayo sa pagmamatigas, narito ang mga fire trucks ng probinsya para i-disperse kayo sa aming lupain. Ano pa ang ginagawa ninyo? Nagkakagulo na! Buhusan nyo ng tubig ang mga ayib na yan! Bambayin nyo! Paalisin nyo ang mga hampas lupang yan! Salubain ko! Madam Victoria, eto na po yung kapeng alamid ninyo. Nilagyan ko lang po ng kaunting asukal tulad ng request ninyo. Oh, thank you, Nora. Anyway, dumating na ba yung dyaryo para sa araw na ito? Yes, madam. Ito po. Nasa headline yung kaguluhan sa manikahan. Nagkaroon po kasi ng marahas na dispersal sa lokasyon na pagtatayuan ng subdivision. What? So, ibig sabihin, si Ronaldo ang may pakana nito? Yes po, madam. Ang totoo po niyan, napanood ko po sa morning news kanina, hindi lang si Ronaldo ang sinisisi ng mga rallyista. Pati na rin po kayo. At si Governor Miranda. Madam, nasa mga rallyista ang simpatya ng mga tao. Baka po maka-apekto yun sa mga negosyo ninyo, madam. Bumalik na ba si Ronaldo? Hindi pa po. Pagbalik niya, sabihin mo puntahan ako sa aking home office and please call Attorney Chris na too. Papuntahin mo rin dito. Mukhang malaking problema na naman ang dinala sa akin na balugang ko. Moren, mabutit maagang dating mo. Mag-almusal ka muna bago ka matulog. Salamat po, Sister Junisha. Oh, kumusta ang trabaho? Ayos naman po. Mabait naman po yung client na Japanese na na-assign sa akin. Binigyan din po ako ng tip po. Heto po, Sister Junisha. Pandagdag po sa budget natin sa pagkain. Salamat, iho.
Malaking tulong ito. Si Tatay Leon ho pala, kumusta na? Tumawag na ho ba siya? O hindi mo ba nababalitaan yung nangyari sa manikahan? Ano po ba nangyari doon? Nagkaroon ng marahas na dispersal doon sa lupang pagtatayuan sana ng subdivision. Ando ng itay mo. Kaya nga nag-aalala kami ngayon. Hindi pa siya tumatawag. Ganun na ba? Oo. Diyos ko, sana ligtas si Tatay Leon. Sister, tumatawag po si Tatay Leon. Dali, sagutin mo na iyo. Opo. Hello, Tay? Kumusta na kayo dyan? Ayos lang po kami rito. Kayo, nabalitaan po namin yung nangyari dyan sa manikahan. Kumusta na po lagay nyo dyan? Eto, nasa ospital. Katatahi lang ng sugat ko sa noo dahil sa marahas na dispersal sa amin ng mga tauhan ni Ronaldo Solomon. Ho? Pero huwag kang mag-alala. Ligtas na ako. Tay, umuwi na kayo dito. Bago pa kayo tuluyang mapahamak dyan. Mabigat na tao yung binabangga nyo. Kilala natin si Ronaldo Solomon. Gaganti yan. Hindi yan titigil hanggat hindi nakukuha yung gusto niya. Hindi rin kami titigil sa paglaban sa kanya. Tay, isipin nyo naman yung kaligtasan nyo. Anak, hindi ko pwedeng iwan sa area ang mga magsasaka at maralita. Natatanggalan ang bahay at kabuhayan ng dahil lamang sa isang makasariling nila lang tulad ni Ronaldo. Tuloy ang laban. Mag-iingat ako, Morel. Ipagdarasal ko po kayo palagi, Tay. Terra Nova Project. At kahit ano pang gawin ng mga hampas lupang yun, hindi nila ako mapipigilan. Wala pa akong ginusto na hindi ko nakuha. Sir Ronaldo, buti po dumating na kayo. Pinatatawag po kayo ni Madam Victoria sa kanyang home office. Eh, may mahalaga daw po kayong pag-uusapan. Sige, Nora. Didiretso na ako sa home office ni Ma'am. Ronaldo, tamang-tamang dating mo. May mahalaga tayong pag-uusapan. Anong ginagawa ni Krishna dito? Well, pinapunta ako dito ni Tita para pag-usapan regarding some legal matters, especially remedies sa gusot na ginawa mo. Yung ginawa mo sa manikahan is very alarming. Alam mo ba na naghahanda na ang mga magsasaka na maikakaso laban sa atin? Yan kasi ang hirap sa'yo, Ronaldo. Gawa ka ng gawa ng mga bagay na hindi man nang kumukonsulta sa amin. Ayun, as usual, kami na naman ang maglilinis ng mga kalat mo. Una sa lahat, hindi kami nagsimula ng gulo. Maganda ang pakiusap ko sa kanila. Sila nagmatigas at lupa ako yung inaangkin nila. Lupa mo? Yes. Na-acquire ng RS Development Corporation ang 2,000 hectares of farming land sa manikahan. Pero ayon sa mga documents na nakuha ko, maraming lapses ang pag-acquire mo sa lupang yun. Hindi ba yan namomonitor ng legal team mo, Ronaldo? O baka mahilig ka lang talaga sa illegal? Malinis ang pagkakabili ko sa mga lupang yun. I-shell mo muna yung Terra Nova project mo. Or better yet, i-cancel mo na lang. No! Tuloy ang project ko. Kung magmamatigas ka sa gusto mo, ayan sina Krishna at buong legal team ng La Victoria Group of Companies para i-withdraw ang lahat ng investments namin sa kumpanya mo. Yes, Ronaldo. Bibitawan ng LVGC ang RS Development Corporation to save our reputation against sa mga immature actions mo. Hindi nyo pwedeng gawin sa akin to. Buo na ang desisyon ko, Ronaldo. We will break our ties with you hanggat hindi mo naaayos ang gulong pinasok ng kumpanya mo. Ano po lagay ng sinampan natin kaso naban kay Ronaldo Solomon? Mga kasama, sa tulong ng ating mga nagmamalasakit na legal expert, tuluyan ang naisampas sa korte ang mga kaso laban kina Ronaldo Solomon
at sa kumpanya niyang RS Development Corporation. Malakas ang ating mga ebidensya laban sa kanila. Kapag tayo'y nanalo, hindi na matutuloy ang Terra Nova at hindi na kayo mapapalis pa sa mga lupang sinasakan ninyo. Hindi na nila tayo matatanggalan ang bahay at kabuhayan. Pero, mga kasama, huwag pa rin tayong magpakakampante. Kailangan pa rin natin tutukan para masiguro na tayong magwawagi. Tuloy pa rin ang laban, mga kasama. Terra Nova subdivision in Manikahan will be shelved just for a while. But don't worry. Itutuloy natin ang project na yan once we settle all legal challenges. What's your next project? Well, tulad ng napag-usapan natin sa board before, my proposal is to build Terra Nova Towers in the heart of the city of Santa Catalina. Is it a worth investment? I mean, kung located dyan sa Manila, I would invest in it without questions. But Santa Catalina City, Alavar Province? Bakit hindi? Highly urbanized ang probinsya ng Alavar. The richest province in the Philippines, also known as Mindanao's gem. Ang probinsya ng Alavar ay may pinakamataas na economic growth. Maraming businesses na ang nag-invest sa aming probinsya. Besides, hindi tatawaging second Manila ang Alavar Province for nothing. Okay, now I'm interested. Let's arrange for another meeting. Maybe Wednesday afternoon at casino? Sure. Oh. Sir Ronaldo, may package po para sa inyo. Kanina raw galing yung sealed brown envelope na yan. Ay, ewan ko lang po, sir. Basta inabot lang po sa akin na security. Oh, sige. Lapag mo na lang dyan sa misita. Oh. Ito pala mga laman nito. Mga documents tungkol kay Leoncito Gomez. Hello? Hello, sir. Na-receive nyo na ba yung ipinadala ko? Oo. Good job. Ngayon, malalaman ko na kung paano ko titirahin ang kaaway ko. Dagdag info lang, sir. Ang kapatid niyang babae ang namamahala sa Loving Hands Foundation Orphanage. Doon siya nanunuluyan kasama yung anak-anaka niya na nagtatrabaho sa resort and casino. Talaga? Mabuti kung ganun. Alam ko na kung anong gagawin ko. Sir, yung tungkol sa kasong isinampas sa inyo ng mga magsasaka sa Manikahan. Sino ang judge na hahawak ng kaso? Si Judge Mildred Cedillo. Fortunately, ang asawa ninyo ang nag-recommend sa kanya para maging judge. Good. Suhulan nyo ang judge para pumabor sa atin. Alamin mo rin kung sino sa mga magsasaka ang pwedeng suhulan para bumaligtad. Okay, sir. Sige. Gawin mo lahat. Siguruhin mong tayo ang mananalo. Sarah, pasensya ka na. Kung dito lang sa kapilya ng Loving Hands sa orphanage kita'y pagdarasal ngayong undas. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan kinilay ni Mlay. Galit pa rin sa akin ang mama mo. Pero hindi ko man mabisita ang puntod mo. Alam ko nasa tabi lang kita at hindi mo ko pinababayaan. Pero alam mo, hanggang ngayon, nangungulila pa rin ako. Kinahanap-hanap ko pa rin ang mga yakap at halikbo. Pinipilit kong magmukhang okay sa mata ng mga taong nasa paligid ko.
Pero kung totoo, hindi pa rin ako okay. Nanginayang pa rin ako sa mga pangarap na binuo natin na hindi na mangyayari. Anak. Oh, tatay. Salamat po. Bumalik kayo na ligtas. Oh, eh, bakit ka umiiyak? Eh, naalala ko lang po si Sarah ngayong undas. At saka siyempre, nag-aalala din ako sa inyo. Kumusta ka, tay? Tapos na po ba laban? Hindi pa tapos ang laban namin. Pero huwag kang mag-alala. Makakasama niyo uli ako dito sa Loving Hands Orphanage. Ako? Eh, huwag ka nang umiyak, anak. Magkakasama uli tayo. Oh, thank you for joining sa dinner namin, Krishna. Walang anuman, Tita Victoria. It's my pleasure to be here. Anyway, may updates na ba about sa plano na marketing ang PR natin para matakpan yung negative feedbacks about sa nangyari doon sa manikahan? Ang huling check ko kasi sa social media, binabaha tayo ng negative feedbacks from netizens. Don't worry, Tita. I can handle this. May plano na kami para muling bumango ang LVGC sa mga tao. We are doing charity work sa buong probinsya. Nakipag-communicate na kami sa mga non-government organizations para makipagtulungan sa ating mga feeding at livelihood programs. Kinausap ko rin ang philanthropist at CEO ng De Las Heras Group na si Dr. Antonio De Las Heras to help us conduct medical missions sa buong probinsya. And he said yes. Oh, maganda yan. With those charity works, sigurado ako na makukuha ulit natin ang tiwala at simpatya ng mga tao. Ma, sorry I'm late. Anyway, ano yung pinag-uusapan niya? Well, Krishna updated me na all set na mga charity works na gagawin natin para mapagtakpan yung kapalpakang ginawa mo doon sa manikahan. So, ano Ronaldo, kumusta naman ang legal challenges na kinasasangkutan ng kumpanya mo? Well, nothing I can't handle. Katunayan, siniguro ko na na sa akin kakampi ang judge na may hawak ng kaso. Anyway, kumusta na palang asawa mo, Ronaldo? Kailan ba siya babalik dito? Mag-aanim na buwan na simula nang lumayas siya sa mansyon. Ay, excuse me po, Madam Victoria. Nandito po ang anak ninyo. Mama! I'm back. Oh, Miranda! Mama? Ah, buti naman naisipan mo na ulit bumalik sa bahay. Sana naman hindi ka na nagtatampo sa akin. No, kinalimutan ko na ang ginawa mo sa akin last election. Na sinuportahan niyo ang kalaban kong si Renato Macaranas for governor. And yung hindi niyo pagbibigay sa akin ng pondo. Wala na sa akin yun. Nanalo naman ako. Kahit walang suporta niya. Good. So, curious lang ako. Bakit ka pala bumalik sa akin? May kailangan ka ba? Oh, what a question. Of course, namimiss ko kayo kaya ako bumalik dito. Ah, Miranda. Kahit na nagkaroon tayo ng malaking gap dahil sa pagpasok mo sa politika, I still treat you as my child. Kalimutan na natin ang lahat ng galit o sama ng loob sa isa't isa. Anak, let's start anew. Sana ituring mo naman ako bilang iyong ina. Tulad ng pagtrato ko sa iyo bilang tunay na anak ko. Mama, I'm so sorry kung nagkaroon tayo ng gap. Handa naman ako magbago at bumawi sa inyo. Promise, I will do my best para maging mabuting anak sa inyo. Oh, talaga, Miranda? Yes, I promise. So, Anito, lumambot ka na sa iyong mama? Of course not! Never kong makakalimutan ang ginawa niyang pag-traidor sa akin nung nakaraang eleksyon.
Mabuti na lang. Nakakuha tayo ng election funds from our underground businesses. I'm just being plastic to her. Sa totoo lang, hindi ko maiwasang matawa kapag nakikita kong close kayo ni Victoria. Kung alam mo lang, kinikilabutan ako kapag niyayakap ako ng amoy lupang yun. Kaya alam naman ako bumalik dito para doon sa mamanahin ko. Sana nga mamatay na siya para wala na tayong problema. So ano, Ronaldo, hindi mo ba gagawa ng paraan para mawala na sa atin ang matandang yun? Miranda, mamatay man si Victoria, hindi pa rin natin sigurado kung sa'yo nga mapupuntaan lahat ng kayamanan niya. Anong hindi sigurado? Ako ang nag-iisang legal na anak ni Victoria. May palaging humahadlang sa mga plano natin. Si Krishna. Do something! Bahala ka, Ronaldo, kung ipapatrabaho mo ang lalaking yon. Ilang beses ko nang sinubok, Miranda, pero tuso yung pinsan mo. Siya ang pinakamabigat nating kalaban. Matagal na akong punong-puno dyan kay Krishna. Kung hindi mo kaya, ako nang gagawa. Kailangang mawala siya sa landas natin sa lalong madaling panahon. Naabisuan ako ni Sir Krishna na si Ma'am Victoria uli ang nakasayang sa akin. Aaminin ko, na-miss ko siya. Palapit na si Ma'am Victoria. Wala siyang kasamang bodyguard. Hi, Morel. Good evening po, Ma'am. Masaya po ako. Nakita ko kayo uli. More than 2 weeks din ako hindi nakapasyal sa loob ng kasino. Alam mo naman, masyado ako naging busy. Nice to see you again. Wala ko kayong kasamang mga bodyguards ngayon? Well, nandun sila sa labas. Hindi ko na pinapasok para magkaroon naman tayo ng moment sa isa't isa. Willing ko pong samahan kayo buong gabi, ma'am. Saan niyo po gustong magsimula? Teka. Samahan mo muna ako doon sa boutique na yon. I want to buy some perfumes. You know, hili ko talaga ang mga pabang mo. Sure, ma'am. Shall we? Oh, so many expensive perfumes to choose from. Hindi ko alam kung anong pipiliin. Grabe pala, ma'am. Ang mamahal na mga pabang rito. Amorel, pwede bang tulungan mo akong pumili? Ano sa palagay mo ang pinakamabango? Parang mas mabango po ito, ma'am. Okay. Miss? Yes, ma'am. Kukunin ko na itong dalawang perfumes na pinili niya. Yes, ma'am. Diyos ko. Itong isang to. 147,000 pesos. Ito mga isa, 80,000. Iba ka talaga, Ma'am Victoria. Wala sa akin ang pera, Morel. Ang importante lang naman sa akin, yung maging mabango ako. Lalo na kapag kasama kita. Para nun, hindi nakakahiya sa'yo. Ma'am, kahit naman po hindi kayo magpabango, mabango pa rin kayo. So talaga? Anyway, pagkatapos nito, mag-dinner muna tayo, okay? Oh, don't worry. It's my treat. Waiter? This is the most expensive restaurant in the Philippines. Pansin ko nga po, ma'am. Gusto ko rito kasi they serve authentic A5 Miyazaki Wagyu steak. O ano, Morel? First time mo makakain yan dito. Tama? Yes, ma'am. Masarap po. Melts in your mouth. Kaso, ang mahal eh. 9,000 pesos per serving. Uy, kapag naiisip ko po yung presyo, para ako mabubulunan. Oh, come on. Don't worry. Masasanay ka rin. Matagal pa tayo magsasama, Morel. Alam niyo, Ma'am Victoria, masaya ako kapag kasama kayo. Kasi oh, napakabait niyo. At saka malakas ang sense of humor. Oh.
Ikaw rin naman, Morel. Gusto ko rin na palagi kang kasama. Ma'am, natatandaan niyo ba yung batang Morel na na-meet niyo ilang taon nang nakararaan? Oh, yes, yes, yes. Natatandaan ko pa. Teka, ikaw pala yun? Yung batang cute, sweet, at saka malambing. Tapos, nag-I love you pa sa akin bago ako umalis. Opo, ma'am. Ako po yan. Kaya pala nung malaman ko ang pangalan mo, kinutuban ako na baka ikaw nga yung batang na-meet ko dati. Hindi ko po makakalimutan yung araw na iniligtas ninyo ko. Kung ganun, kumusta na nga pala yung tiyuhin mo? Wala na po akong balita sa kanya simula nung makulong siya dahil sa pang-aabuso sa akin. Kasi pinagbintangan niya akong nakabaril sa asawa niya. Ang totoo, yung anak niyang aksidente nakapatay kay Tita Minda. Pasalimot po ang naging buhay ko sa kamay niya, Mang Victoria. Pansin ko nga, parang marami kang pinagdaan ng hirap sa buhay. Tapos, maaga ka pang nabiyudo. Maraming pagsubok ang dumating sa buhay ko. Pinakauli nga po yung pagkamatay ni Sarah. Ano na pala yung update sa investigasyon ng mga pulis sa pagkamatay ni Sarah? Nadakip na ba yung nakabangga sa inyo? Hindi pa rin, no, ma'am. Wala pa rin silang lead kung sino yung nakabangga sa amin. Pinagpasadyos ko na lang po yan. Nagkasundo na ba kayo ni Nora? Hindi po po. Sukdo lang pa rin po ang galit niya sa akin hanggang ngayon. Dahil ako pa rin po ang sinisisi niya sa pagkamatay ni Sarah. Sa totoo lang, ma'am, hanggang ngayon, sasaktan pa rin ako sa pagkamatay ng asawa ko. Walang araw na hindi ako umiiyak kapag naaalala ko mga masasayang araw namin na magkasama. Oh, Morel. Pasensya na kayo, ma'am, kung naiyak pa ako sa harapan niya. Naintindihan ko ang nararamdaman mo. Morel, simula ngayon, ituring mo na ako bilang isa sa mga kaibigang nagmamalasakit sa iyo. Handa kitang damayan at tulungan para makabangon ka sa mga pinagdaraanan mo. Anak, ano? Kumusta trabaho kagabi? Ayos naman po, tay. Day off ko ngayon kaya tumulong na ako sa pagluluto ng pagkain ng mga bata. Atay, kumusta na pala yung sinampang kaso ng mga magsasaka kina Ronaldo Solomon? Eh, hindi pa gumugulong sa korte. Pero nakaschedule lang unang hearing sa susunod na buwan. Tagal naman? Alam mo, naisip ko lang. Nagtatrabaho ka sa korporasyong nilalabanan namin. Tay, magkaiba naman po si Ronaldo Solomon kay Madam Victoria de la Riva. Mabait ang boss ko. At alam ko, hindi niya hayaan na magkaroon ng kaguluhan at pang-aabuso. Well, kung sa bagay, may punto ka dyan. Ang problema nga lang, mukhang si Ronaldo na ang humahawak ng mga negosyo niya. Kaya ayaw. Yun ang nangyari sa manikahan. Pero napapansin ko sa iyo, anak, parang napakasaya mo lagi pag kinikwento mo sa akin si Madam Victoria. Napakabait po niya sa akin, tay. Saka, masaya siyang kasama. Ang totoo niyan, parang nawawala ng saglit ang pangungulila ko kay Sarah kapag magkasama kami ni Madam Victoria. At saka, bata pa lang ako. Iba na ang nararamdaman ko sa kanya. Well, baka naman sa kagaganyan mo eh, may love ka sa kanya. Okay, talaga tayo. Well, bakit? Teka, parang namumula ka. Kasi imposibleng may love siya sa mga katulad ko. Hindi naman ako mayaman eh. Hindi naman ako kilalang tao.
At saka, para ko na siyang nanay, tay. Pinatatawa lang kita, anak. Minsan lang kasi kitang makitang masaya. Kaya susulit-sulitin ko na. Morel? Ma'am, kayo pala. Oh, saan ang lakad mo? Sa Orient Mall po. Bala ko po sanang pumunta ng grocery para mamili ng mga pagkain. Doon din napunta ko. Tara, sumabay ka na sa akin. Sige po, ma'am. Sasabay na ho ako sa inyo. Eh, ma'am, akala ko po, sa grocery tayo pupunta? Yeah, pupunta rin tayo doon. Pero sa ngayon, ibibili muna kita ng mga damit para naman lumabas lalo ang kagwapuhan mo. Ay, nakakaya naman ho sa inyo. Kasi ho, ang mamahal ng damit dito eh. Puro branded. Samantalang sa mga palengke lang ako bumibili ng damit. Hindi ba ang sabi ko sa iyo, huwag ka mahihiya sa akin? Ano, sige na, pumili ka na. Nahihiya talaga ako eh. Okay, ako na ang pipili ng damit para sa iyo. Oh, ito. Mukhang maganda para sa ito. Oh, branded yan. Bagay sa iyo. Eh, ma'am, maganda. Kaso, wala pang murang damit dyan? Ang mahal kasi, 4,000. Isang damit lang. Kung sa palengke yan, nakasampung damit na akong binili. Oh, man, don't mind the price, Morel. Basta ang importante, maganda isusuot mo para lumitaw ang kagwapuhan mo. Sige po. Ikaw ang bahala. Oh, eto pa o. Ito mga damit. Oh, ito. Maganda. Ay, kaso mukhang malaki ha. Ano ba size mo? Medium or large po. Teka, itatanong ko sa sales lady. Miss? Ma'am. Meron kayo medium nito? Ayos, ma'am. Kukunin ko lang po. Sandali. Okay, thank you. Miss, nandiyan na ba? Dali po. Oh, ayan yan. Ito, long sleeve polo, magandang kulay. Bagay sa iyo to, Morel. At saka itong pantalono. Sukat mo na yan. Punta ka na doon sa fitting room. Sige po, ma. Ma'am Victoria? Wow, Burrell! Bagay na bagay sa yung damit na yan. Gumawa po ka lalo. Salamat po. Wow, ang gwapo ni Sir! Oh. Pwede po kayo mag-artista. O, tingnan mo ha. Dalawa na kami nagsasabi na gwapo ka. Bagay na bagay talaga sa yung damit na yan. Oh, anyway. May... isasuot ako sa yon. Alam kong babagay dyan sa damit mo. Ano po yan? Panlalaking kwintas na nabili ko lang kaninang umaga sa suki kong jewelry store. Binili ko talaga yan para sa'yo. O, halika. Isasuot ko na sa'yo. Ma'am. Grabe. Teka, speechless na ako. Huwag ka magulo. Ayan. Tama pala ang kwinta sa damit mo. Did you like it? Nagustuhan ko po, pero sobra-sobra lang binibigay mo sa akin. Miss? Ma'am? Meron pa ba kayong ibang damit na babagay sa kanya? Baka may isasuggest ka. Ay, yes, ma'am. May isasuggest po ako na alam kong babagay kay sir. Teka lang po, kukunin ko lang po. Morel, you look absolutely stunning. You know what? Swerte na babaeng mamahalin mo. Gwapo na, matalino pa, mabait pa, tapos hardworking pa. Ma'am, salamat po sa mga binibigay niyo sa akin. Pero kahit naman po na walang ganito, kaibigan niyo pa rin po ako. Huwag ka mag-alala. Wala itong kapali. Ginagawa ko lang to para ipakita sa'yo na mahalaga ka
sa aking buhay. Ayan. Nailabas ko na ang mga basura namin. Tiyak parating na yung trap ng mga ungulek. Bah, teka. Parang may kahinahinalang ba na nakapark sa di kalayuan? Mukhang may mga taong sakay at nagmamasid sa Loving Hands Orphanage at sa akin. Hindi kaya mga tauhan ni Ronaldo Solomon ito? Kailangan ko mag-ingat. Kailangan huwag nila akong mahalata na napansin ko sila. Uy, ang dami niya na. Mukhang mamahalin itong mga damit at sapatos. Binili mo ba lahat yan? Hindi po, tay. Bigay sa akin ito ni Madam Victoria. Siguro po, nabaitan sa akin kaya ibinili niya ako ng ganito. Naiya naman akong tumanggi kasi mapili siya. Ano naman ang kapalit niyan? Wala naman po. Sabi lang niya sa akin na gusto niya akong ibili ng mga ganitong klase ng damit at sapatos. Bagay ba sa akin, tay? Bagay sa iyo lahat ng yan. Dahil bukod sa matangkad ka, makisig at maganda ang pangangatawan. Para kang model sa billboard pag sinuot mo yan. Anak, paalala lang, anak. Tay. Matuto ka rin tumanggi. Kapag nagpumilit uli siya na ibili ka ng mga mamahaling gamit, baka isipin mo mga makakakita na pineperahan mo si Madam Victoria. Oo nga pala. Kanina, nung ilabas kong mga basura natin, may nakita akong kahinahinalang van na nakapark ilang metro mula sa atin. Para bang minamatyagan tayo? Talaga, tay? Pakatauhan niya ni Ronaldo Solomon. Yun nga rin ang kutob ko. Malapit na kasing dinggin ng korte ang sinampang kaso ng mga magsasaka laban sa kumpanya ni Ronaldo. Baka gusto kaming patahimikin. Tay, mag-iingat ka lagi, ha? Ikaw, Morel, nagtatrabaho ka sa baluarte ng kalaban. Baka madamay ka sa gulo namin. Mag-iingat ka rin. Huwag po kayong mag-alala sa akin, tay. Pangako, mag-iingat po ako. Hello? Sir Ronaldo, okay to? O ano? Nagawa mo na ba yung inutos ko sa'yo? Nakausap na namin ang 4 sa 9 na magsasakang nag-file ng kaso laban sa inyo. Nakumbinsi ko sila na iurong ang kaso kapalit ng malaking halaga. O yung natitirang 5? Nakausap na namin yung natitirang 4. Sa ligay laman ni Leoncito Gomez, susubukan pa lang namin siyang kausapin. Gawin yung lahat para umatras sila sa laban. Kahit si Leoncito. Suhulan nyo na rin para iurong ang demanda laban sa kumpanya ko. Ngayon, kapag nagmatigas, gawin nyo na yung sinabi ko sa inyo. Napatayin nyo na. Ronaldo? Mamaya na tayo mag-usap. Nandito si Miranda. Sinong kausap mo? Ba't ka nandito sa opisina ko? May kailangan ka ba? Ano nang balita sa sinampang kaso laban sa'yo at sa RS Development Corporation? Kira ba sila atras? Ginagawan ko na ng paraan. Hawak na natin ang judge at may ilang umatras na sa mga opisyal ng union ng mga magsasaka. I can handle this, okay? Naiinip na kasi ako. Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang. So I can take over. Mas mabilis akong kumilos kesa sa'yo. Yan ang hirap sa'yo. Masyado mo akong minamaliit.
Alam ko ang ginagawa ko. Maaayos ang problemang ito sa lalong madaling panahon. Siguruhin mo lang. Pero honey, may isa pala akong ipakikiusap sa'yo. Ano yan? Interested ako sa lupang kinatatayuan ng Loving Hands Foundation Orphanage. Nasa business district siya ng City of Santa Catalina. Perfect location for my Terra Nova Towers. Baka naman pwede natin makakuha ang property na yun. Sige. Titingnan ko kung anong magagawa ko. May magagawa ka. Ikaw ang gobernador, reyna ng buong Alavar. Makapangyarihan. Ikaw ang batas. Ano? Ha? Mahal? Maaasahan ko ba ang request ko bago ako mag-celebrate ng 50th birthday sa susunod na buwan? Okay, honey. Bukas na bukas, iuutos ko sa mga tauhan kong imbestigahan ang Loving Hands Foundation na yan. I will do my best para makuha natin ang property na yon. Ana, umatras na sila Goyong, Efren, Manolo at Carlitos? Gusto mo na rin umatras? Dahil natatakot ka na balikan ni Ronaldo Solomon ang pamilya mo. Sa bagay, hindi ko kayo masisisi kung unahin niyo ang kaligtasan ng pamilya niyo. Pero hahayaan niyo na lang ba na mawalan kayo ng bahay at kabuhayan? Apat pa kaming natitira sa Union. At itutuloy pa rin namin ang kaso. Sige, sige, sige. Mag-ingat kayo ng pamilya mo. Yung tito. Ay, naka. Sino yung kausap mo sa cellphone mo? Si Willie, Ate Junisha. Atras na lang siya sa sinampan naming kaso labang kay Ronaldo Solomon at sa kumpanya niya. Eh, siguro, tinakot siya ng mga tauhan ni Ronaldo. O di kaya yung nasu. Siyempre, uunahin muna nilang magkalaman ang kanilang sikmura. At saka, pader ang binabangga namin. May balak ka bang umatras? Ate, hindi ako aatras. Itutuloy ko ang laban. Kawawa ang mga magsasaka natin kung aatras ako. Sinong titindig para sa kanila? Kung walang lalaban, aabuso mga taong sakim sa pera at kapangyarihan. Ay, naiintindihan kita, Leoncio. Hindi ka ba natatakot para sa iyong buhay? Paano kung patayin ka nila? O idamay, pati ang mga mahal mo sa buhay. Ate Junisha. Nag-aalala kaming lahat para sa iyong kaligtasan. Hindi masamang lumaban para sa tama. Pero bago mo gawin yan, siguraduhin mong hindi kanila masasaktan. O wala isa man sa mga mahal mo sa buhay ang malalagay sa panganib. Ay, naway magtagumpay ka sa laban mo nang hindi napapahamak. One, two, three sprays of signature perfume. Bango. Worth it and 75,000 pesos. Kung lahat naman na lalaki ay maaakit sa amoy ng aking pabango. Come in. Tita Victoria! Oh, Chris na. Halika dito. Halika. Upo ka. Chris na, tell me. Bagay ba sa akin itong suot ko? Bagay na bagay. Actually, you look young and gorgeous. Wait, yan po ba yung binili ninyo nung nag-travel tayo ni na Miranda at Ronaldo sa Milan, Italy? Oh, yes, nephew. Ito yung binili natin sa Italy worth $32,000. Actually,
Ngayon ko lang siya naisuot. Anyway, nagtataka lang po ako, tita. May lakad ba kayo mamayang gabi at ganyan ang get-up nyo? Pupunta ko lang kasino mamaya. Oh, you know, para matanggal ang aking stress dahil sa work. Please tell Morel, siya ulit ang butler ko mamaya. Nagpaganda kayo ng todo dahil sa kanya? Of course. Aba, ayoko naman na makita niya ako na mukhang matandang hukluban. I want to impress him. Na kaya ko pabatain ang itsura ko. Na kaya ko pa rin makipagsabayan sa mga kabataang babae. What for? Baka naman nahuhulog na ang loob niyo sa lalaking yun. Basta Grace na. Hayaan mo lang ako. Pwede? Ngayon lang ulit ako naging masaya. Napansin ko nga po, tita, na ibang saya ninyo kapag kasama ninyo si Morel. Pero wag po ninyong ibigay ang lahat sa kanya dahil ayoko masaktan kayo sa huli. Oh, thank you sa concern, nephew. But don't worry, I know what I'm doing. I can really feel na magiging mabuti sa akin ang tadhana sa pagkakataong ito. Maayos na buhok? Check. Mukha? Check. Uniform? Check. Amoy cologne? Check. Mabangong hininga? Check. Pwede na ako. Hi, Morel. Ma'am, nagulat ako sa inyo. Kinakausap ko sa yung reflection mo sa malaking salamin. But don't worry. You look hot and sexy. Salamat po, ma'am. Anyway, ano naman ang masasabi mo sa look ko tonight? Tulad po ng dati. Maganda po kayo. Lalong bumata ang itsura niyo sa suot niyo. Oh, thank you. Pinasaya mo na naman ulit ang gabi ko. Ano pong gusto niyong unahin sa casino tonight? Nararamdaman ko swerte ako ngayong gabi. Morel, salamat ha. Kasi palagi ka ready na samahan ako. Wala po yun, ma'am. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Pero kahit na hindi po oras ng trabaho, willing po akong samahan kayo. Ang importante lang naman sa akin, makita kayo masaya. Oh, ang sweet po naman. Sana lahat ng lalaki katulad mo. Ma'am Victoria? Pansin ko parang tayo lang ang tao rito sa restaurant. Well, pina-reserve ko ang buong restaurant just for the two of us. Ganun ba? Grabe. Iba talaga kapag mayaman. Gusto ko lang kasi magkaroon tayo ng privacy habang kumakain. By the way, masasarap naman yung mga pagkain dito, diba? Opo, ma'am. Ang totoo niyan, ngayon lang ako nakatikim ng ganito kamahal na pagkain. Oh, don't worry. Lahat ng mga bagay na hindi mo pa nararanasan, ibibigay ko sa iyo. Alam niyo po, ma'am, nagpapasalamat po ako kasi nakilala ko kayo at kayo naging boss ko. Napakabait sa akin. At saka, isa po kayo sa ilan na nagpakita ng pagmamalasakit. Lalo na nung namatay si Sarah. Oh, Morel. Totoo po yan. Dito lang po ako nakakaramdam ng labis na kasiyahan. Lalo na kapag kasama ko kayo, Ma'am Victoria. Nakakalimutan ko kahit saglit ang pangungulila ko sa aking asawa. Mamaya, pag-uwi, bago matulog, may iisip ko na naman siya. Tapos, hindi ko mapipigilan ang lumukha. Hirap ng ganito. Masakit. Para ako mapapaliw. Morel.
Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ganyan din ako dati. Ikakasal na sana ako ng sa aking fiancé many, many years ago. And sadly, namatay siya sa isang aksidente. Ganyan-ganyan ang naramdaman ko. I was so devastated. Talaga po. But you know what? There's always a room for acceptance and healing. Oo, Morel, dapat mo nang matanggap ang katotohanan na wala na si Sarah. Malayo pa ang lalakbayin mo. And eventually, kapag may nawala, may darating na kapalit. All you need to do is to open yourself. Buksan mo ang puso mo. At huwag kang matakot na magmahal muli. Salamat po sa advice, Ma'am Victoria. Now I realize kung bakit tayo pinagtagpo ng kapalaran. Who knows? Na ako ang gagawing instrumento ng Diyos para makabangon ka ng tuluyan at maging masaya ulit sa buhay. Lovely when... Nora? Madam? Paghanda mo ako ng mainit na gatas. Sige po, Madam Victoria. Mama? Hey! Inumaga kayo ng uwi? Don't tell me, magdamag kayo sa kasino. Ah, hindi naman. Saglit lang ako na kasino. Nagpalipas lang kami sa Sky Garden. Kwentuhan. May nako. Kami? Sino kasama niyo kanina? My dear own business, darling. Seryoso ako. Sinong kasama niyo kanina? Don't tell me. Meron na naman kayong bagong boyfriend. Anak, ano ka ba? Wala pa akong boyfriend. Pero, I guess it's time to have one. Matagal na rin na lumipas. Simula nang huling tumibok ang puso ko para sa isang lalaki. Anong pangalan niya? Mayaman ba? Kanino galing na angkan? Wow, ha? Kung makatanong ka naman sa akin, parang ikaw ang nanay. Ay, naku, anak. Kahit sino pa lalaki ang mahalin ko, suportahan mo na lang. No! Lalo na kung makikihati pa siya sa kayamanan niyo. Alam mo, diyan ako naiinis sa'yo. Mas mahalaga pa sa'yo ang pera kaysa sa kaligayahan ng nanay mo. Oh, Ma! Hindi sa ganun. Pinoprotektahan lang kita sa mga lalaking mapagsamantala. Parang hindi kayo mapagsamantala ni Ronaldo. Ay nako, pumunta na ako sa kusina. Doon na lang ako iinom ng gatas. Sorry, Ma. Pero hindi ako papayag na may makikihati sa kayamanan mo. Kung sino man ang lalaking minamahal mo. Malas niya. Dahil gagawin kong impyerno ang kanyang buhay.